Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po si Doc Arky De Leon. At ang pag-uusapan natin ngayon, anong gagawin natin pagkatapos natin mabunutan? Una-una, usually pinapakagat tayo ng bulak or gauze ng ating dentista after mabunutan. Yun po ay dapat pinakamaliit na oras, kagat-kagat nyo po siya ay mga 10 to 15 minutes. Pero mas sinasuggest namin hanggang pag-uwi nyo, kagat-kagat nyo po siya, yun po ay para tumigil yung pagsusobrang pagdudugo ng ating pinagbunutan. Pero pagtapon po natin ng bulak, huwag na po natin papalitan. Ang pinaka-goal po kasi natin is maprotektahan yung dugo na nandun sa pinagbunutan. Ang dugo po kasi, siya po ang nagpapagaling nung sugat. Pag natanggal po yung dugo, wala pong poprotekta sa buto sa loob. Ang buto po natin hindi dapat na-expose sa environment. Pag may expose po ang buto, papasukan po ng bakterya, may i-infect po yung buto, sasakit po siya ng sobrang tagal na panahon. Na tinatawag po natin doon dry socket. Yun po ang iniiwasan natin na mangyari pag tayo ay nabunutan. Kasi ito po ay napakasakit, napakatagal din pong gamutin. Okay, so alagaan po natin yung dugo. Pag andun po kasi yung dugo, hindi po mapakapasok yung bakterya. So, ano po ba yung mga nagpapatanggal ng dugo? Iwasan po natin ang sucking motion, meaning pahigop. Anything na pahigop, yung madalas nakalikot na ganyan, madalas nagsustraw, yun po, bawal din po ang straw kasi pahigop din po yun. Ang pagdura ng malakas, mapahigop din yun kasi pagdura nyo po, nagkakaroon po ng pahigop na motion na hihigop po yung dugo palabas ng butas. So, natatanggal po. Bawal din po yung matinding halikan. Pag matindi po kasi halikan masyado, nagkakahigupan, eh, baka magulat sila. Bakit? Honey, ano to? Bakit may pula? Sabi niya ganyan. So, iwasan po muna natin yung mga matitinding halikan. Smack-smack po muna tayo. Yung mainit na pagkain po or mainit na sabaw, bawal din po yun. Kasi ang mainit po, naglulusaw ng dugo. Pag nalusaw po yung dugo doon, matatanggal po siya. So, mabaminsan, pag kumain kayo mainit, papapansin nyo, nagdudugo po ulit yung sugat. So, iwasan po natin yun. Iwasan po natin yung bumog ng malakas. Paminsan, may mga pasyente ako na pag napansin nila may onting dugo, ay, may dugo, mumog ako, mumog. Lalong nagdudugo. As in, hindi na sila tumigil kakamumog, lalong nagdidumitigil ang pagdudugo. So, huwag po kayo magbumumog ng malakas. Lalo na po sa unang araw. Normal lang po na paminsan may nakikita kayong dugo. Paminsan, pag gising nyo sa umaga, may onting dugo sa unan, normal lang po yun. Pero pag lumalawa na yung dugo, bumalik na po kayo sa dentista. After din po ang bunot, iwasan po natin humiga agad-agad. Kasi pag mataas ang blood pressure po natin, natutulak po yung dugo palabas dun sa butas. Pag humiga po kayo, lahat po ng dugo pupunta sa ulo. So lalong tataas yung blood pressure dun, mabubulwak po yung dugo dun. Matatanggal po yung dugo. Kaya po sinasuggest namin sa umaga kayo magpabunot para hindi pa kayo matutulog. Pero pag gabi po kasi kayo nagpabunot, masyadong malapit sa sleeping time nyo po, baka po paghiga nyo, bumulwak po yung dugo. Bawal din po mag-exercise or bawal po kayo magpagod or magbuhat ng mabibigat. Kasi nga po, sabi po natin na pag tumaas ang BP nyo, magbubulwak po yung dugo. So anything na ikatataas ng BP nyo, ikabibilis ng pulso nyo, huwag nyo po gawin. Ang mga dapat po naman po natin gawin is uminom ng maraming tubig. Siyempre, nagdugo kayo, kailangan i-replenish kung ano man yung nawala. So kumain at uminom ng malalamig na pagkain. Kasi ang dugo, pag mas malamig, mas mabilis siyang tumigas. Ang gusto natin, matigas yung dugo para hindi pasukan ng dumi. Pag malambot yan, mabilis po pasukan. So, kaya po namin pina-advise yung mga pasyente namin na mag-ice cream. Toto po yun. Ang importante lang po, wala po munang mga nuts yung ating ice cream. Okay? Huwag po muna natin kainin yung ice cream cone. Yung ice cream lang mismo na walang kahit anong wrinkle, yung mga ganun. Plain ice cream lang po. Cold compress naman po sa labas. Hindi po sa loob ang cold compress, sa labas. Ang cold compress po, usually 20 minutes lang po. 20 minutes yung ililigay para po mag-lessen yung pag-swelling. Yung mga simple extraction, hindi naman po ganun kailangan. Pero yung mga mabigat na surgery, pag yung mga surgery nyo umabot ng 30 minutes to 1 hour, cold compress po mas maganda. Kasi malaki po ang chance na mamaga siya. Namamaga naman po talaga, normal po yun. Usually umaabot yung pinakamaga po niya, usually 2 days lang, depende po sa severity ng bunot. I-cold compress nyo po sa unang araw. So 20 minutes po, tapos 20 minutes sa pahinga,
20 minutes na ligay po, 20 minutes sa pahinga. Masama rin po yung sobrang cold compress kasi nagkakaroon na po ng ibang reaction ng ating blood vessels pag sumobra na po sa cold. Pag ngatlong araw naman po, hot compress naman po ang mas maganda para dumaloy po ulit ng maayos ang dugo sa ating pinagbunutan na area. Pangatlong araw pa po. Ganun rin po, 20 minutes mainit, 20 minutes pahinga, 20 minutes mainit po. Isa pa po, uminom ng gamot. Kung ano po yung ibinigay po sa inyong gamot ng dentista, sundin nyo po yun. Usually yung pain reliever, pag mas may masakit or pag may namamaga, hindi nyo po siya titigilan. Pag nawala na yung sakit, pero namamaga pa rin, tuloy po rin po kayo sa inom. Pag walang maga, pero masakit, inom pa rin po kayo ng ganon. Kasi ang gamot na po yun, tinatanggal niya yung pamamaga at tinatanggal po niya yung sakit. Pero pag antibiotic po, binigyan po kayo antibiotic ng dentista nyo po, sundin nyo po yung araw na binibigay po doon. Kung sinabi po nyo 7 days, 7 days nyo po inumin yung gamot. Kahit wala nang sakit, kahit wala nang pamamaga, kahit miraculously na wala yung sugat, tatapusin nyo pa rin po yung 7 days. Kasi pag hindi po natin sinundan yon, may mangyayaring masama. Mahabang explanation yon sa ibang video na lang po. Ang huli po, magpahinga. Hindi porket nag-absent kayo, okay na po yon, hindi po enough yon. Kailangan po talaga, pahinga po talaga. Huwag po muna kayong magsasalita ng sobrang dami. Kunyari, salita kayo ng salita. Hindi po gagaling na maayos yan. At huwag po kayo masyado magtrabaho sa bahay. Hindi nga kayo pumasok sa trabaho, naglaba-laba naman kayo, o sa iwasan po muna natin yon. So yun po ang ating mga instructions after mabunutan. Paminsan may special instructions ang mga dentista. May sarili silang sinasabi. Sundin po natin yun. Magtiwala po tayo sa ating dentista. Ako po ulit si Dr. Arky De Leon, the dental architect. At lagi natin tandaan, ang ating kalagayahan ay ngumiti at kumain. Kaya't alagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat po.